Ganap na ipatutupad sa ikalawang semestre ng school year 2014-2015 ang mga pagbabago sa prescribed uniform ng mga estudyante ng DLS-UD. Alinsunod ito sa memo na inilabas ng Dean ng Office of Student Services noong nakarang buwan, Hunyo 19, 2014. Paraan daw nila ito upang maiwasan ang mga customized polo barong, blouses at skinny type of pants. Nakasaad dito na ang prescribed uniform para sa mga lalaki ay beige Santana polo barong na may buruda na logo ng pamantasan at straight cut na chocolate brown slacks. Parte rin din ito ng pagsusuot ng close black leather shoes at dark colored socks. Kung dati sando ang nakatuck-in na pangloob, ngayon ay plain white v-neck t-shirt na. Mariing pinagbabawal ang pagkukustomize ng polo barong at pants, pagsusuot ng maong at denim jeans ng anumang kulay, cargo pants, sandals at rubber shoes o sneakers. Para sa mga babae naman, ang prescribed uniform ay puting blouse na may school patch sa kaliwang kwelyo, semi-straight cut na emerald green slacks at close plain black leather shoes. Kung magsusuot naman ng medyas, tinatanggap ang plain black o skin tone socks. Mahigpit ding pinagbabawal ang mga customized blouses at skinny type of pants. Pinadalahanan din na magsuot lamang ng puti o skin tone brassiere. Mahirap na adjustment ito para sa mga tulad ni Eman Domingo na nasa huling taon na niya sa universidad at nakasanayan na ang pagsusuot ng sando bilang pangloob sa polo barong sa halip na plain white v-neck t-shirt. Siyempre, I could speak in behalf of the boys. Yun lang, bakit v-neck? So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit v-neck. Paliwanag ng Dean ng Office of Student Services, Paulino Gatbanda, na kinonsulta nila ito sa Vice President Academic and Research. It was decided that it should be v-neck. Para at least magandang tingnan since polo barong yung gamitin. Dagdag pa ng Assistant to the Director ng Student Welfare and Formation Office, Gregorio Bilugan, na alinsunod ito sa handbook revision. Ito ay ilalabas sa susunod na semestre. Sa pag-iimplementa ng bagong panukalang ito, tinitiyak ng SWAFO na mas paiigtingin pa nila ang disiplina sa mga estudyante. Grace Itihones, nagbabalita.